Magandang araw po sa lahat ng ating mga senior citizens sa inyong pamilya at sa lahat ng mga Pilipino. Magandang balita po dahil kagabi lang po ay inanunsyo ni Pangulong Duterte at inaproba niya na ang isa sa rekomendasyon na hinihiling ng ating mga kababayan. Dahil ayon kay President Rodrigo Duterte, kahit hindi mo na gamitin ang iyong face shield tuwing nasa labas ka o open area. Ibig sabihin, kapag nasa labas ka naglalakad at nasa open area ka, hindi ka nasisitahin ng mga otoridad na suotin ang iyong face shield. Ngunit, meron pa rin mga kondisyon. Kailangan pa rin suotin ang iyong face shield sa sinasabi nilang 3Cs. Ang 3Cs na ito ay close, crowded o close contact. Ibig sabihin ulit, kailangan mo pa rin suotin ang iyong face shield tuwing papasok ka sa mga establishmento na tinatawag na closed. Kailangan mo pa rin suotin ang iyong face shield tuwing pupunta ka sa mga maraming tao. Ito ay tinatawag na crowded. At kailangan mo pa rin suotin ang iyong face shield kapag may mga tao na malapit sa iyo. Ito ang tinatawag na close contact. Maraming nagulat kagabi sa mga naglabasang balita na hindi na i-re-record ang face shield, ngunit kailangan pa rin ito sa mga tatlong 3S, close, crowded, and close contact. Maraming ating mga kababayan na hinihintay na talagang totally ay huwag na suotin ang face shield kahit saan ka pumunta at dapat sa mga ospital na lamang ito. Ayon sa pahayag ni President Rodrigo Duterte kagabi, no more face shield outside. Ang face shield gamitin mo lang sa 3Cs. Close facility, hospital, basta magkadikit-dikit, crowded room, tapos close contact. So diyan, applicable pa rin ang face shield. Ang ibang mga eksperto ay patuloy nilang kine-question ang effectiveness ng face shield against COVID-19. Ang Pilipinas lang po ang tanging bansa sa buong mundo na gumagamit ang kanilang mga mamamayan ng face shield sa mga pampublikong lugar. Noong 2014 sa pag-aaral ng National Institutional Occupational Safety and Health sa Amerika, napag-alaman na ang face shield ay nakakabawas na pag-inhale exposure 96% para sa mga health workers na nagtatrabaho sa mga ospital. Ngunit ito lamang ay pagkatapos mo ma-expose sa taong umubo sa iyong harapan. At the rest na mga particles ay nasa hangin na lamang at pwede itong pumasok sa loob ng face shield. Iba-iba man ang pananaw ng ating mga kababayan at mga eksperto tungkol dito sa face shield dito sa ating bansa. Tangi nga ang ating gobyerno pa rin ang magdidesisyon kung kailangan ba itong i-required o hindi na. Kaya naman bilang isang Pilipino, ano ang iyong reaksyon? Pabor ka ba? Nasuotin pa ba ang face shield sa mga pampublikong lugar o hindi na? I-comment lang ang iyong reaksyon dito sa video sa baba. Maraming salamat po and God bless everyone.